na, Denzel. Sige, video mo para maintindihan mo. Takot daw ang unang naramdaman ni Marvin Ignacio Ryder sa viral video nang harangin siya ng mga tanod at pulis sa barangay Muzon, San Jose del Monte, Bulacan. Magde-deliver sana ng lugaw si Ignacio. Pinapaliwanagan pa siya tungkol sa mga bawal sa umiiral na curfew. Dito naman sa private establishments, essential goods and services, essential po ba si lugaw? Hindi. Kasi mabubuhay ang tao na walang lugaw. Ang essential, tubig, gatas, groceries. Pagkain po yun, mami. Hindi nga. Eh di sana lahat ng pagkain bukas. Pilit daw silang pinapauwi ng mga ito at pinapasara ang lugawan kung nasaan siya. Hindi essential si lugaw. Sana bukas din si bakery. Naintindihan? Ano pa pa dito? Kasi may permit naman po sila, mami. Ganun lahat po may permit, sir. Lahat may permit. Po sila, allowed po may sila mag-open. May implement kasi tayo na curfew hours, sir. Paulit-ulit pa ang kausap ng babae na hindi essential na pagkain ang lugaw. Sa takot na matikitan, nagpakumbaba na lang daw si Ignacio. Sinabi po namin na food po yung lugaw. Hindi naman po namin insist kasi nga po, ayaw po kami pakinggan. Nagpakumbaba na lang din po. Ayaw niya po tanggapin niya galing po sa food po yung lugaw na pagkain din po siya. Essential food po sa mga tao. Sana raw mas ma-orient ang mga nagpapatupad ng guidelines mula sa IATF para maiwasan na raw ang mga ganitong insidente. Barangay official po lalo na po yung mga nasa lugar ng provincial like Bulacan. Hindi po sila ganun na kanari-jabon pagdating po sa grab po sa generation po ngayon. Sana po yung implement po ng IATF, BIMG, sinusunod po ng NGU. Una nang sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na kasama sa pinapayagan na yung ECQ ang food delivery. Curfew. Tapos sabi niya yung lugaw, non-essential yan. So baka ipasarin implementation sa baba. Ano mga policy? 24/7 ang food delivery. Okay. So they're allowed, no? Tapos, pwede yung door-to-door because some, I think some subdivisions hanggang gate lang. So depende rin sa policy. Hindi ko na alam na dapat na dapat sa hindi nagkukuli ang A4. Diba, bala na yung mga private subdivisions dyan. Okay. But as far as delivery to, 24/7. Sabi ni Ignacio, pinag-aaralan ngayon ng may-ari ng lugawan na maghain ng reklamo laban sa mga tanod. Sinubukan namin kuhanan ng pahayag ang barangay Muzon, pero di sila tumugon sa mensahe namin. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras. Unang araw pa lang ang bakunahan ng mga senior citizens sa Quezon City.